So, auto boys, good afternoon, no? So, for today, mag-install tayo ng L&T springs sa vios Gen4. Bakit tayo merong stock shocks na KYB? Kasi naka-ano siya ngayon? Naka-coilsleeve front, then putol spring yung rear. So, yun. So, mamaya check natin yung kotse. Again, paano man naman legit, may box, tapos, yan. May logo, may vios front para sa front, vios F pala, sorry. Then, vios rear, vios R para sa rear, okay? So, ikutan natin yung kotse ni sir, naka-coils. Tapos, in addition, magpa-purchase din daw si sir ng Brembo brake pads, ayan. Kasi gusto niya yung look ng red brake pads. So, hindi pa naman palitin yung brake pads niya kasi 20... bago pa yung kotse niya. So, tatabi na lang daw niya yung stock. Okay. Gen4 ni sir. As you can see, mababa na siya. Tire inspired to kasi meron siyang chin. Naka RPF 1. So, Arribo tires. Race lug nuts. So, magpe fender gap check tayo. Do yan, pakikita ko sa inyo nakaano siya. Yan, coil sleeve. So, kaya namin siya nirecommend bumili ng shocks. Kasi wala na yung shocks niya. Yung front shocks niya, minodify na nung unang gumawa. So, sukatin natin yung current drop niya ngayon. Naka 205, 45, 16 siya. DOS. Adjustable naman tong harap eh. So, ito siguro yung desired niya. DOS. Front. Passenger side. Then, rear. Alas 3 or 2.5. Mas accurate. Pero para sa akin 3 to. 3. Then, driver side rear. Iba. 2. Medyo tagilid ah. Siguro baka may load. 2. Then, driver side front. 2. So, 2, 3. So, bakit kaya mataas doon sa kabila? May speaker ba to, boss? Wala. Wala. Walang subwoofer to, wala naman. Wala naman. Okay. So, yun. So, install na natin. So, guys, ito yung gamit ng client, no? Coil sleeve. Pero upon removing, ayan yung play niya. Napakalaki. So, may mali, no? Ayan, no? Pa sa, no? Original pa naman ito. Original shocks. Kaso, ayan eh, natabas na. So, nata magagawa dyan. Ayan. So, ano? Palitan na natin. Palitan natin. Nata magagawa dyan. Thank you.
So guys, we're done installing yung L&T. So fender gap check muna tayo bago yung road test ni sir. So kanina, dos yung harap. So ngayon, one finger na lang. One finger gap. Passenger side. Yung rear, kanina 3 to. Which is unusual, bakit 3 yung kabila? So ngayon, dos na siya. Then putol spring yung likod niya, by the way, kanina. Then yung left driver side rear, dos din. Which is good, nagpantay na. Kanina abnormal yung sukat eh, dress yung kabila. Then front one. So medyo bumaba siya ng one finger sa ground clearance. So mag-road test si sir. L&T spring. Oh, hindi naman nalata pagka galing ka naman ng ano eh. Yes, pero yung comfort, oh, yon, wag mong banggitin tapos ibiyahe mo siya ng medyo diretso. Tingnan mo yung reaction. Oh, surprise. Oh, sige, sige. Thank you, ha. Ingat. Nice lights. Lemon green. White LED. Thank you, boss. Oh, dead end kaliwa. Dead end kaliwa. Yun na. Guard house na. Ingat ka lang pagliko mo sa guard house, ha. May gutter sa kanan. Ingat, sir. Bye-bye. So guys, happy yung ano natin, no, yung client natin na si Sir John Mer regarding dun sa resulta. So as you can see sa previous video, gumamit siya ng coilsleeve, generic coilsleeve sa front, nasira yung actually hindi pa sira, minodify yung stock shocks niya, and yung resulta kailangan niyang bumili ng replacement shock para makapag L&T. Then yung rear putol spring. So happy siya kasi napakatagtag nung dati niyang gamit. So ito yung comment niya. Sabi niya, "Boss, thank you. Ganda na ng ride ko. Smooth na smooth. Smooth na. Haha, di na naalog-alog sa loob kahit sa rough roads. Goods na goods. Sobrang panalo nito. Thank you din pala sa mga tips niyo kanina. Di lang kayo basta service lang." So we ask permission to post. So kung nakikita nyo lahat ng mga pinupost namin, snapshot yun ng mga conversations dito. So hindi siya fabricated. So minsan lang tinatakpan namin yung identity kasi ayaw nilang panotis. So yun, so pumayag naman siya, posto namin. So yung preno, tinanong ko yung review for the Brembo. Bago pa niya na review yung Brembo, meron na siya kagad na message. So nga pala, kung ipopost daw namin, shout out daw doon sa mga maglo-lowered pa lang na base sa experience niya, yung putol spring hindi talaga advisable. So wag nang balakin, promise, sa sakit ulo nyo. Masasayang lang. Much better kung mag L&T springs na kayo. Tinanong namin siya kanina, magkano nagastos niya sa putol spring saka sa coilsleeve. Naabot din siya ng 8K. So tapos syempre bumili siya ng bagong shock kanina kasi hindi na magagamit yun. Tanggal na yung pinakabaso or yung tenga ng front shocks. Gumastos din siya ng nasa 4-5 ang isa, so 9K. So sabi ko nga, kung nag-LNT na lang siya, 8-5, 7K yung spring, 1-5 yung install. So wala na siyang problema. So yun, so ayan, sumagot din siya na, "Yes sir, sulit din yung preno. Experience ko kanina, nung medyo malapit na ako sa sinusundan ko sa sasakyan, pagtapak ko ng brake, umagal muna siya yung sasakyan daw niya. So hindi tulad daw dati na pag boom brake, nasusub-sub siya. So smooth." So yun, so dinagnag natin to sa clip kasi request niya to. Ayan, sabi niya, shout out daw sa mga bagong maglo-load. So napag-utusan lang tayo. So yun, so ayan, meron na lang mga inquiries dito. So replyan ko muna to. Okay?